na to ay mga pang-Chinese na yung mga lettering dito. Hindi ko na masyado sila maintindihan ang mga nakasulat. Na dito sa city na nilalakaran natin ay napakaraming tao pa rin. Tapos dito naman sa pinakamahabang billboard niya ay kitang-kita yung kagandahan ng buong Hong Kong. Ayan, ayan yung part of pinakamalaking part of. Tapos ito naman ang kagandahan ng Hong Kong. Ayan. Sa lugar na yan. Andito na tayo sa lugar ng Mongkok Station. Ayan. Dito tayo papasok. Ito sa lugar ng city nila ay hindi mo alam kung saan ka pupunta. Dahil napakaraming mga daanan dito na pasigot-sigot na lahat ng madaanan mo dito ay maraming tao at maraming mga butik. Dahil lahat dito ay puro maraming mga ilaw ang mga makikita mo rito. Ayan, ngayon, ang date na ngayon ay December 17. Andito na ulit tayo sa taas ng barko sa Deck 7 dahil nalibot na natin itong lugar ng Hong Kong, kaya tapos na tayo rito. Kaya ngayon, nandito na tayo sa barko dahil aalis na tayo ulit ngayon. Papunta naman tayo ulit sa lugar ng Vietnam. Babalik ulit tayo dun sa lugar ng Vietnam dahil ito na yung lugar ng Hong Kong na napasyalan natin. Yan, ngayon, bumalik na tayo ulit dito sa lugar ng Vietnam. Dito sa Halong. Nasa Halong Port tayo ngayon dito sa Halong City, dito sa lugar ng Vietnam. Yan. Dilibot ulit tayo. Mapapansin nyo, pagka halimbawang low tide, ay nangunguha sila ng mga iba't ibang klaseng shell na meron loob sa, may laman sa loob na kinakain nila at binibenta nila sa lugar ng palengke. Yan. Pero sa Pilipinas ay ginagawa rin natin yan. Yan, yan sila. Nangunguha sila ng iba't ibang klaseng mga suso na maliliit. Dahil nakukuha yan pagka halimbawang low tide, dyan sumisiksik sa mga ano na yan, sa mga buhanginan. Ayan. Sa lugar ng Negros Occidental ay nangunguha rin kami ng ganyang klaseng suso at kinakain namin ng magulang ko dun sa lugar ng Negros Occidental pagka halimbawang low tide. Tapos dito naman banda, isa ito sa mga pinupuntahan ng mga pasahero, itong mga bulubunduki na yan, yung mga bundok-bundok na yan na sumasakay sila sa ganitong klaseng uri ng sasakyan na maliit na ganyang klaseng bangka o barko na pumupunta sila sa mga gilid-gilid ng bundok na yan, yan para dyan sila mamasyal. Dito sa lugar ng Negros Occidental sa probinsya namin ay meron din kaming gantong klaseng hayop. Yan, yan ay kabayo. Na iyan yung sinasakyan ng tito ko para pagkahalimbawang ano, pagkahalimbawang gusto niyang tignan yung mga tanim na tubuhan ay yan ang ginagamit niyang sasakyan dahil sa sobrang layo nung ano na yon, nung yan yung mga ganitong klaseng sasakyan ay ginagawa na rin nilang bahay yan sa loob. Tapos, ito na lang ang ginagamit nila na tulay para maka-transfer sila dito sa kabilang ano na to, sa kabilang bangka na 'yan. Ayan, 'yan yung ginagamit nilang patungan para makalipat sila dito pagka halimbawa dito nila gusto pumunta sa kabilang bahay na 'yan. Ayan, may mga bahay-bahay na rin diyan sa loob dahil diyan na rin sila tumitira pagka halimbawa wala silang ano biyahe papuntang dagat. Ay nananatili sila dyan sa gilid para dyan na sila manirahan. Yan, sa loob na. Malapit na tayong makarating dito sa tulay na yan. Yan dyan, sa kabilang tulay na yan ay mga Vietnamese pa rin ang mga nakatira dyan. Tapos sa nabanggit ko na ganito sasakyan ang sinasakyan ng mga ano, mga tourist. Yan, yung mga ganyang klaseng sasakyan para makarating sila sa mga gilid-gilid na bundok na to. Tapos dito naman banda sa bulletin board, ipapakita ako na ito yung isa sa mga pinupuntahan ng mga turista. Yan, dito sa lugar ng Halong Bay. Yan, Halong City. Welcome to Halong City na pumapasok sila sa cave at sa mga ganyang gilid-gilid na mga bundok-bundok. Yan, ngayon nandito na tayo sa tulay. Yan, yan yung tulay na na-videohan ko. Tapos susubukan natin ditong sumakay ng elevator. Yan, dito sa taas ay pwedeng sumakay yung mga tao rito para makapunta dyan sa ano yan, makatulay dito sa bridge na to. Ayan, papunta rin sa
kabilang island. Pupunta tayo ron. Boss, isa to sa mga kaibigan natin na magmomotor na lang tayo dahil pagkasakay natin dito sa elevator na to ay hindi natin alam kung saan tayo ngayon bababa dyan. Yan. Kaya ang gagawin na lang natin ay sasakay na lang tayo rito sa motor na to. Isa to sa mga kaibigan natin na ito yung sasakay natin. Good friend. Yan. Good friend. Yan, ngayon nandito na tayo sa tulay. Tinutulay na natin to sa pamamagitan ng motor. At andito na yung barko natin. Ayun. Dahil nasa gitna tayo na dagat. Ngayon, huminto tayo rito sa gitna ng bridge. Dahil kanina, ito yung binidyohan natin nung nasa baba tayo ng bridge na to. Tapos, ito yung mga pinupuntahan ng mga pasahero. Itong ganitong klaseng island na yan. Yan. Pinupuntahan nila yan dahil sa ilalim niyan ay may kuweba. Yan. Tapos, ito yung isa sa mga tourist guide natin. Kaibigan natin yan na dito tayo galing. Yan. Tapos, ta-transfer tayo dito sa kabilang sa lugar ng Vietnam. Ito ang kagandahan na dito sa lugar ng Halo. Halo City. Ito ang center ng city nila rito. Dito sa Haipo. Kita na natin yung isa sa mga pinagmamalaki nila rito. Yung ganyang bundok na yan. Dito sa, tapos meron naman dito ang monumento. Yan. Habang nandito yung mga taga-Vietnamese na naglilinis ng plaza na yan. Yan. Yan ang kaganda dito sa lugar ng Haipo. Dito tayo ngayon sa plaza na paalibot-libot lang tayo. Habang dito naman sa kabila ay may mga bahay-bahay na may mga tinta na kung ano. Dito sa kahabaan ng kalsada. Yan, ngayon pabalik na tayo. Ito yung sasakyan natin para makabalik tayo rito sa barko na to. Yan, ito yung mga nalibot natin na ito yung pinakita kong tulay na dinaanan natin ng sa pamamagitan ng motor. Ngayon papauwi na tayo dahil nalibot na natin to, itong buong natrang na to. Uwi na tayo. Yan, ngayon nandito na tayo sa ibabaw ng barko na to, hindi ng helicopter. Dahil yung helicopter na yan ay binidyo lang natin. Yan, andito na tayo ngayon sa ibabaw ng barko na to. Habang andito yung pinasyalan natin, itong tulay na yan. Tsaka nilapitan natin itong dinaanan natin itong tulay na to sa pamamagitan ng motor. Tapos pinuntahan natin itong mga bundok-bundok na yan. Nilapitan natin yung mga yan. Yan, dyan tayo dumaong kanina, nandiyan yung barko natin na dyan tayo kanina sumakay dyan sa area na yan. Tapos ngayon, andito na tayo ngayon sa barko. Yan, andito na tayo ngayon sa taas dahil papauwi na tayo. Tapos na tayo gumala. Ito ngayon yung kapitan natin. Yan, siya yung nagmamaneubra nitong maliit na barko na to. Andito tayo ngayon sa pinakamaibabaw. Dito sa lugar na to ay napakalamig. Malapit na tayo dahil andito na yung barko natin. Tapos ito na yung isa sa mga kadete na nagbabantay dyan sa loob para siya yung mag-swipe ng ano natin, ng green card. Ayan, ng crew card natin. Ayan, ito yung lugar ng Haipong na nalibot natin. Ayan, dito na tayo. Pauwi na tayo ngayon. Ayan, ito na yung mga kasama natin. Dito tayo sa taas. Ayan, nandito tayo sa lugar ng Koinon. Ito yung eskwelahan. Ang date na ngayon ay December 23. Ngayon, pupuntaan natin itong isa sa mga pinupuntaan ng mga turista. Itong pagoda na ito. Kasama natin yung isa sa mga iniidolo natin sa loob ng barko. Si Kabisidan. Ito yung perver natin sa barko. Ngayon, nandito na tayo sa lugar ng pinupuntaan ng mga pasahero.
pupuntahan din natin. Bila ay maraming mga estudyante rito na ang ginagamit nila sa paglalakbay ay itong ganitong klaseng mga bike, dahil lahat ng mga estudyante rito ay uso sa kanila ang magbike ng mga ganitong klaseng mga sasakyan. Habang nasa school sila o pagkatapos sa galing sa school ay pumupunta sila rito sa lugar na pinupuntahan din ng mga pasahero. Tapos focus mo yung dragon. Tapos habang ito, itong building na to, ang tawag dyan ay pagoda. Habang dito naman sa tabi ng pagoda na yan, ay ito naman ang tinatawag na Buddha. Yan, Buddha Temple. Isa yan sa mga pinupunta ng mga turista rito. Dito sa hagdanan ay merong dragon. Yan, may dalawang dragon. Ngayon, alamin natin kung pwede tayong umakit dyan. Papasukin natin yung lugar. Ganitong klaseng struktura ay matagal na ginawa na to. Ayan. Tapos, banda ron, ay meron naman drawing. Ayan, naka-drawing na ganyan. Yan ang itsura. Ayan, ngayon, nakakitin natin to dahil alamin natin kung makakapasok tayo dito sa loob. Ayan, dito pala sa pinaka-center ay mapapansin natin itong isa sa mga sinasamba nila rito. Ayan, nandito na tayo sa second floor. Ito ang makikita natin. Buddha rin. Ayan. Yung mga ganyang klaseng imahe ay yan yung isa sa mga sinasamba nila rito, yung mga ganyang klaseng imahe dito sa lugar ng Vietnam na tulad din sa lugar ng India tsaka Sri Lanka. Yung mga ganyang klaseng Buddha at ganito rin. Ayan. Malalaking Buddha yung mga itong lugar na to. Ayan. Tapos dito naman sa pangalawang gate ay mapapansin nyo na itong Buddha na to na pagka pinasok natin ay isa sa mga pinakamalaki imahe dito sa lugar na to. Dito sa lugar na to ay hindi kailangan na masyado maingay dahil isa to sa mga nirerespeto nila rito yung mga ganitong klaseng imahe. Yan. Dahil yung ganyang klaseng imahe ay isa yan sa mga sinasamba nila na niluluhuran nung mga taga-Vietnamese. Yung mga ganyang klaseng mga imahe. Ayan. Lalo na to, itong mataas na imahe na yan. Tapos dito naman banda ay merong fountain na nandiyan dyan yung isa sa mga kabataan dito na pagka walang ginagawa ay dito sila namamalagay. Tapos banda rin naman ay maraming mga Vietnamese na talagang naka-uniform dito na susubukan natin kung pwede natin pasukin itong lugar na. Ayan. Dito sa loob na to ay ito ang makikita mo. Yan. Yan yung isa sa mga costume ng mga taga-Vietnamese dito sa lugar na to. Yan. Pagka nandito ka, ay kailangan mong hubarin yung tsinelas mo para makapasok pa rito sa loob. Yan. Pagka nandito ka, ay kailangan mo gawin kung ano yung mga tradisyon nila rin. Ayan sila. Ayan. Ngayon. Ano dyan ka na? Hindi ako? Ha? Hindi, ikita ko na. Ano ba ka nang bibiling kong regalo? Basta alam mo na umuwi, babalik ka ng ganyan. Ayan, isa pa rin yan sa ginagawa nila na yan yung mga sasakyan na dating panahon pa na tradisyon nila na hanggang ngayon ay ginagawa pa rin nila dito. Tapos ito naman yung center ng daanan dito ng sasakyan, tapos habang andito yung isa sa mga hero nila na merong kabayo rito at may sandata. Dito sa lugar na to ay ito yung lugar ng Khoi Don. Ito yung pinaka-city nila rito na pinupuntahan ng mga pasahero. Itong Khoi Don. Ngayon, nandito tayo sa lugar ng Bodo.